Hello. Good morning. I hope malino yung video. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ng aking internet. So sana maging malinaw. Okay, let's start. Anong gagawin natin ngayon? Magdi-discuss tayo ng sowing ng seeds at saka more hydroponics essential kit. Ito lang, ipakita ko lang sa iyo. Ngayon ko lang nahawakan ito, yung bagong bote ng Snap Hydroponics. So kung ano, napatataka kayo kasi yung pictures do sa High Snap Hydroponics page, hindi ko pa mapalitan kasi hindi pa ako nakakuha ng bagong bottle solution ngayon na lang. So yung mga design changes, I think printed on na yung printed on na tong label. Dati papel yan na nakatape dito eh. Tapos may nakatape na lang na ito. Itong nakasulat na to ay yung batch number kung kailan siya manufacture. So maganda siguro, bago nyo itapon or i-dispose yung bote, or actually bago nyo simulan yung paggamit, picturean nyo na yan para meron kayong reference, yung para matandaan nyo yung batch number ng bote nyo, kasi vigilant sa safety ang developers ng Snap Hydroponics. Gusto nila pag may nakaproblema, they can figure it out and you can help by providing the batch number. Bawa nagkaroon ng outwardly results, pag magre-report kayo sa kina Doc Boy at saka Doc Wing, gagamitin nyo itong batch number. And keep out of reach of children, kasi nga hindi naman to no, kaya lang pagkabala ng mga bagay, kahit ano naman bagay na alam mo hindi dapat nasa, kasi baka madali lang ito mapagkabala ng mga bata na soft drink or kung ano man. So kapag in-ingest na ito, baka may masama mangyari sa kanila, so ingat. Okay, pangalawa, precipitation. Laging question yung precipitation. Hindi ko rin siya fully masagot dati kasi hindi malinaw sa akin kung ano yung causes doon. Ang opinion ko dati about the precipitation, which I think correct naman, yung naghahalo yung A and B, kasi 'di ba mga mineral salts 'to eh. Kaya sila pinaghihiwalay para they don't react to each other. So ang nangyayari siguro pag nagbubuhos ako ng solution, yun yung ang ginawa kong explain ko muna. Kaya siguro siya nagkaka-precipitate yung baka nagkakaroon ng contact yung vapors nitong itong dalawa, kaya naghahalo sila tapos nagkakaroon ng kasi instant contact lang, parang enough na yun para mag-generate ng precipitates. Pero ang sabi niya Doc Boy, ito daw yung mga precipitates na yun, nakikita niya ito, bagong batch, meron siyang precipitates. Ayan daw yung mga carriers, kasi itong mga nutrient solution na to made from yung raw materials nila, mga existing formulation din. So meron yung mga carriers like starch sa kung ano pa. Tapos may gustuhin man nilang mawala ito, kasi matagal silang magmanifest eh. So nakalabas na sa kaya nakakaroon. Pero wala nang masama diyan. Carriers part of the yung fertilizers nga. Inert naman yan, di makaka-apekto sa halaman. Okay. Ano pa? Sana tama ko sinabi. I'm sure ganun. Basta when it comes to precipitate, you don't need to worry kasi yan ay carriers lang, sanhi ng mga raw materials na ginagamit nila. Siguro in the future, pag lalo pang na-improve yung Snap, edi makapag-formulate si na Doc ng mixture na hindi na gumagamit ng carriers. Actually, sinabi nga nila sa amin na maghintay na lang po kayo konti kasi in the future, magiging available na itong Snap Hydroponics in granular form. Ang problema lang po kasi, mahal yung equipment noon, kaya hindi nila ma-start. Pero once they have enough funds, sigurado start na nila yung gawa ng granular form na Snap Hydroponics para hindi nila, you don't have to deal with bottles. Okay, next. Grow lights. Last time binanggit ko itong grow lights. Okay. Sorry, mayroong medyo mabigat ito. Sorry. Ayan. Ito yung LED grow lights. Ay sorry, hindi ko na naman mapapakita sa inyo kung paano ito umiilaw. Kasi masikip na dito sa kwarto. Ito yung 100... Teka, tingnan ko. 100... wait. It is... 180 watts, okay. 180 watts. Kung nagtataka po kayo kung bakit mataas yung 180, ganun po talaga. Kailangan po na maraming ilaw ng mga halaman para mag-survive. Yun po ang totoo. Hindi pwedeng mga maliliit na ilaw lang kasi hindi kayang buhayin yung halaman. Okay? Saka isa pa yun nga, yung reverse square law. Inverse square law na
the more na mas malayo, squared nun yung ano yung value na yun, yung ilelessen ng power output ng grow light mo. Ayan, ito. Yung tawag kasi dito blurple. So hiwa-hiwalay ng mga ilaw to. Hiwa-hiwalay ng mga LED lights. Ang sabi dun sa specs, 5 watts daw to per LED. So iba't ibang kulay siya. Tapos ang total color nung, kaya blurple yung tawag sa kanya kasi kulay purple, blue purple yung ano, yung ilaw niya. So yun yung parang design nito. Ang ilaw lang na ina-output niya yung kailangan ng halaman, kaya yung blurple lang na kulay na ikita mo dun sa ano. As compared dito, ang tawag dito full spectrum. Kita mo ano yan, light, puti talaga siya, puti. Warm white siya, 4000K yung ano, yung light temperature niya. So medyo madilaw siya. Pero it's a full spectrum, talagang makikita niyo puti yung ayan, may berde. Kapag blur pa, hindi may makikita. Hindi ko ma-demo kasi wala nang space. Ang laki-laki nito, ang bigat pati nitong grow light na to. So anyway, enough of that. Okay. I'll show you yung mga total pinag-uusapan na rin natin ang nutrients na hindi snap hydroponics. I think it's time to discuss this kasi most kasi ng mga users dito nag-explore na rin ng ibang hydroponics options. I'm just warning you, marami pong ayoko naman sabihin panluloko kasi dahil nga ang nangyayari kasi konti lang yung mga taong merong mga knowledge about snap hydroponics. Yung mga curious, pag may nakita sila, edi yun na yun, yun na yung susubukan nila. Not realizing na paminsan adulterated, may halo po yung solution nila, pamparami lang. So hindi niyo nakukuha yung your money's worth. Itong mga nutrient solution na to, itong dalawang to, ito ay from the US, made in the USA. Tawag sa kanya Dynagrow. Ang ngayon, anong special sa Dynagrow? Magaling yung pagka-formulate nila. Magaling yung mga chemists ito sa kasi na doon sa kanilang isang podcast in-explain nila kung anong pagkakaiba nito. No. Now, ano yung special dito sa ano sa Dynagrow Foliage Pro? So, ayan oh, may andiyan yung NPK niya. 936. Ano na to? Lahat na to ng nutrients sa isang formulation. Lalagay mo lang sa tubig, ito yung instructions. Ayun, lalagay mo lang yung ano niya. Lalagay mo lang sa tubig. Tapos, ayos na, working solution na yun, pwede mo nang gamitin. Unlike snap solution na magkahiwalay. Kasi nga, yung sa design ni na Doc Boy, sa Doc Wing, hindi sila pwede paghaluin kasi nga nagre-react sila sa each other. So, pero itong Dynagrow, they figure out a way na magkasama na yung lahat ng kailangan ng, ano, ng halaman dito without them yung reacting to each other na magkakaproblema. So, yun, trade secret yun, so hindi natin alam. So, yan yung Foliage Pro. Ano yung pagkakaiba niya sa Bloom? Yung Foliage Pro, nakita niyo yung NPK value niya. Ayun, nagkakaroon ng salts, oh. O, yan. Ito, salts. Yan. Hindi ko lang kung saan siya nang gagaling. Pero parang vapors lang siya. Yung mga lumalabas lang dito na konti lang. Ayan, when it comes in contact with, I don't know, baka hangin. Ayan, nagkakaroon siya ng precipitate. So, hindi talaga, kahit anong fertilizer po, liquid fertilizer, nagkakaroon ng ganitong problema. Precipitation. Ayan. Hindi ko lang kung anong salts yan. Malamang calcium? Hindi ko alam. Ayan. Ayan o. Oh, sa kanya ay NPK. 3N, 12P, tapos 6 no, NPK. So, marami talagang phosphorus to. Maraming mayaman to sa phosphorus. Potassium yung ano yung 6K. Yung K. Ayan. So, ito. Kaya Bloom, pang ano, yung mga pag nagpuprutas na, yung mga hina-hydroponics ninyo. Ayan, ito yung kailangan ng maraming potassium ng mga yun. So, ito yung ano. So, ang nagtataka talaga ako, ang galing ng snap. Kaya dito ako believe sa snap. Okay, so normally, pag mag-hydroponics ka, magkahiwalay ng formulation, ito, gagamitin mo to pampalaki. Para kapag desirable size na siya. Tapos kapag nag-uumpisa ng mamulaklak, mag-fruits, papalta mo naman ito. Diba? Matrabaho. While at the same time, kailangan mo rin monitor yung pH. Kasi hindi ito snap eh. Ito yung sinasabi ko doon sa mga nagpupumilit na kailangan ng pH tester para magkaroon ka ng successful harvest gamit snap. I don't know kung bakit they insist na ganun yun. Iba po ang snap hydroponics. Yan po yung hydroponics system na hindi nyo na kailangan gumamit ng pH meter. You can get started with just itong set na to.
I think ang siguro ang estimate ko dito, palagyan natin 100 ito. Tapos ito, edi meron kang ano, 450 cost. Eh kung bibili ka pa ng pH meter, magkano 'yon? 'Di ba? Bibili ka ng pH meter around 1,000 pesos or less than that. Tapos hindi 'yun accurate, hindi mo rin magagamit. So para saan pa nag-pH test ka? Eh kung nag-pH test ka, pero kung ano, kung gusto mo mag-pH test, mapapamahal ka naman. At least yung mga quality, mga 3,000 noon. Tapos yung mga high-end pa, Diyos ko, nakakalula yung mga Hana instruments. So, wag na kayong magano, wag na kayong, kung Snap Hydroponics rin lang yung ginagawa nyo, hindi naman kayo nag-NFT. Yung normal na setup ng Snap Hydroponics, hindi nyo na kailangan yun. Kaya nga siya simple nutrient addition program. Pag na-setup nyo na siya, wala na kayong ibang gagawin. Si Haring Araw na yung bahala dun. Ang kailangan nyo lang siguro, kung wala kayong greenhouse, araw-araw mo silang bibisitahin tuwing umaga to check for pests. Yun, yung mga pest kasi lumalabas lang yun bago sumikat yung araw, kaya dapat agahan nyo, manginginain nyo sa halaman nyo, pag nakita nyo alisin nyo lang agad. Okay, depende, iba't iba pa rin yung sitwasyon. I'm not saying that's ano for all, pero kung maganda yung setup mo, may greenhouse ka, tapos hindi napapasok na insekto, once na setup mo na siya sa mga growing boxes, all you need to do is wait. Wala kang gagawin, unlike yung mga hydroponics na mga setup, bawa deep water culture, ebb and flow, ganyan. Yung mga ganitong mga nutrient solution ang ginagamit, including ang alam ko pati master blend, kasi yung master blend US made din yun, yung granular, yung nakikita nyo na ano, na hydroponics solution. So sa US din yun, inaangkat nila dito and they're selling it. So maraming sasabi, oh, master blend. Eh okay, hindi naman yung pang newbies, hindi naman yung pang beginners. Mahihirapan kayong mag-start ng hydroponics ninyo kung doon kayo mag-start, kasi kailangan nyo pa ng pH meter, kailangan nyo pa ng basta maraming kailangan. If you want to start with hydroponics na mabilis, I recommend Snap Hydroponics, kasi welcome after natusubukan nyo kung ano ba talaga yung nangyayari kung may experience na kayo sa hydroponics. Saka kayong mag-explore dun sa mga setup na nangangailangan ng mga expensive equipment, saka mga ganitong nutrient solutions. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron pa ako ditong ito, nutrient solution din. Ito, may nagtanong sa akin dating kung saan ko nabili ito. Ito, binili ko sa US, sa Amazon ko ito binili. Matagal na yan. Actually, 2 years simula na mag-start ako na mag-explore ng mga hydroponic solutions. Kasi halos kasabay ng Snap, nung makita ko na maganda yung Snap, nag-try ako doon sa iba. Okay, so balik pa rin ako sa Snap, bihira ko talagang gamitin ito, hindi pa ako nakapagpalaki ng halaman dito kasi nga mahirap, tinatamad ako mag-monitor lagi ng ano, solution. Anyway, ito isa rin formulation, general hydroponics naman. Anong tawag dito? Excuse me, ang tawag sa kanila dito ay Flora Trio. Ayan, fruiting, mga ganyang vegetables. Sa kanya, itong tatlong solution na to, yung kailangan mong gamitin pag naghahalaman ka. Yun, kailangan mong magandaw kung nag-grow ka ng yung mga fruitings, bawa tomato. O, kailangan mo ng calcium nun. Ito, ng calcium. Ito, kaya yun ano. Ang isa pang ano ko dito, ito rin sa US, di ba US made din to? Inaangkat din ng mga matitinda ng mga hydroponic supplies dito. Kaya ako hindi tiwala sa kanila. Kasi repackaged to. Hindi, walang official distributors ang General Hydroponics dito. And for that matter, Dynagrow, wala silang official distributors dito. Okay, wala silang official distributors. So, hindi nyo alam kung ano yung kinukuha nyo. Kung totoo bang yun ay daling sa Dynagrow, or adulterated ba yun, kung dinagdagan din ng tubig. So, wala akong tiwala sa mga ganito. Isang beses na ako bumili, tapos nagduda na ako. Sabi ko, bakit ganito? Hindi mo naman ito makikita sa website nila. Sariling bottle, tapos sariling label. So ganyan, kinuha lang nila yung nutrient solution, kumuha sila ng malaking container nung itong Flora Micro, tapos niripack lang nila. So paano ka magiging sure na yan nga yung laman originally? Pwede naman nilang lagyan ng tubig yan para lang maparami yung ano, yung solution, di ba? So you'll never know. Tinatanong ko sa kanila kung paano ganyan, official distributor ba sila. Meron mga ganitong sellers. I'm not gonna name any names, pero you have to be smart when you're purchasing ng mga ganitong equipment. Kasi most of the time, natetake advantage lang yung mga users kasi bago sila sa hydroponics, tapos binibentahan sila ng ganito. Ganyan, hindi na sinasabi, ay hindi namin produkto yan, galing yan sa US, nirepack lang namin, pinapalabas nila sa kanila tong produktong ito. Okay? Yan yung mga ito, Botanicare pala to. Yan yung mga kilala sa US, Botanicare, Flora Bloom,
Botanicare, General Hydroponics, saka Dynagrow. Sa mga granulars, yung naririnig nyo lagi na Master Blend. I'll talk about Master Blend next time. Parang, ito, ito pa yung kailangan nyo na kung mag-hydroponics kayo na hindi snap, kailangan nyo to para kontrolin. Kasi hindi sapat na nag-pH test din kayo. Walang silbi yun kung hindi nyo i-adjust yung pH. Yan, ito yung pH down. Pampababa siya ng pH. But dalagyan mo lang drops yung nutrient solution mo para ma-adjust. Kasi may measure mo muna tapos kailangan maitama mo yung pH. Araw-araw mo, at least pag minsan, halos constant yung monitoring mo ng pH para maganda yung laki ng halaman mo. pH down, ito yung pH up. Same thing, dadagdag mo sa solution para makontrol yung pH ng solution mo. Ito, kasama dun sa set, kasama, ito, sinasabi ko sa inyo para kung bibili kayo, hindi kulang-kulang, para alam nyo kung what you're supposed to get. Ito kung yung wala kayong pH meter, pwede nyo gamitin to. Liquid test kit na ano, test indicator, yan. So, gagawin nyo, kukuha kayo. Ito kaya lang, matrabaho siya. It can give you accurate results kasi kukompare mo lang yung kulay dito. Yan, mayroon, ano. So, ilalagay mo yung solution dito. Patakan mo nitong, ano, yung nutrient solution mo dito, diba? Yung tinetest mo, lalagay mo dyan. Tapos, patakan mo nito. Meron kasama tong dropper. Hindi ko lang makita kung saan ko na ipatong. Ayan. Tapos, i-compare mo yung ano. I-compare mo yung kulay ng resulting na solution para malaman mo kung anong pH niya. Ayan. Kung wala kang pH meter, kaya lang napakatrabahan ito. Alam, kung talaga nag-hydroponics ka, mag-pH meter talaga. Okay, next. Ano to? Ito, part pala ito ng Flora Trio. Ito yung Flora Trio. Ayan. Ayan yung Flora Trio na ginagamit sa hydroponics. Ito, calcium-magnesium supplement. Kaya lang Botanicare yung nabili ko. Wala akong makita ng General Hydroponics. Next, pH meter. Hindi ko sure kung madedemo ko kung paano ito i-calibrate. Ito pa itong isa pa itong isang matrabaho. Reminder lang, siguro, huwag nyo masyadong hindi, itong mga dinidiscuss ko, hindi to kailangan pag snap hydroponics. Gaya yung sinabi ko, simple nutrient addition program. Hindi nyo kailangan ng mga extra tools kagaya nito para lang makapagpalaki kayo ng halaman. All you need is yung solution, yung growing boxes, sunlight, magandang pwesto, okay na yun. Pwede kayong mag-harvest ng hindi nyo na chine-check, wala na kayong ginagalaw dun sa... Actually, wala na nga kayong kagagalawin dapat eh. As much as possible, kung hindi talaga kailangan, huwag nyo nang bubuksan yung growing boxes nyo, papabayaan nyo na lumaki yung halaman. Okay, ito, TDS meter. Para saan to? Ibig sabihin ng TDS. TDS stands for total dissolved solids. Tapos it's placed in ano, ppm. Actually, ayan, tugma na. Ayan, ppm siya. Ayan, kung nakikita nyo. Yung ppm yung measurements, parts per million. Para kung ilan yung, parang ang tanong eh, ano yung, ilan yung total dissolved solids dun sa solution? Tapos ang sagot, sabi mo kung 25 parts per million. Parts per million yung ibig sabihin nun. Ayan, may chart dito sa likod. Ayan. Ayan. Ito yung ginagamit ng mga, yung water refilling stations para ma-check nila kung malinis yung kanilang pinifilter na reverse osmosis water. Ayan. How pure is your water? Ganyan. Ayan. Kapag 200 ppm, hard water na yun. Yung usually kapag nasa well. Ito yung mga distilled, mababa talaga. Yung distilled water dito sa amin, around, pag bago linis yung filters nila, mga siguro 20 ppm. Tapos kapag mataas-taas, mga 50. So, yun. Kaya alam ko kapag niloloko na ako nung distilled nung water ano sa amin, water refilling station, chine-check ko kapag iba na yung lasa, chine-check ko, susumbong ko sa kanila, o ba't ganito yung tubig ninyo, hindi pa kayo magpalit ng filter. Okay, reklamador ako eh. Kaya sinuhuli ko talaga sila pag hindi ko gusto yung produkto nila. Next, ito. pH meter, nakita nyo na to, may video ako nito before. Ayun yung sensor. But may solution doon. Ito, solution. Para ma-maintain yung calibration niya. Kasi kapag nakatuyo yan, mawawala yung calibration nung... lalo na kapag mahinang klase yung sensor ninyo. Mawawala yan. Mawawala yung calibration nyo. Magiging inaccurate yung readings ninyo. So, dapat regular calibration. Kapag lagi nyo ginagamit, siguro at least once a month. Actually, hindi ko sure kasi hindi naman ako masyadong... Hindi naman ako nag-pH meter nga. Hindi ko sure. So, tanong nyo lang doon sa talagang nag-hydroponics using NFT or kung ano man yung method na kailangan ng pH meter. Try ko mamaya na mag-demo kung paano mag-calibrate. Pero first, pakita ko muna sa inyo yung calibration solutions. Ito pang isang kailangan ninyo.
hindi gagana yung pH meter ninyo, doon hindi nyo mapapakinabangan kung wala kayong, kung hindi nyo siya ikakalibrate. Kaya ito pa, isa pang nare-reklamo ko doon sa mga sabi daw dati, kailangan daw ng pH meter eh. Eh kung kailangan mo ng pH meter, kailangan mo rin ito. Kasi walang silbi yung pH meter mo. Kung hindi siya accurate, kung hindi accurate yung reading niya, kung hindi siya laging kinakalibrate. So yan, halos maubos ko na. Kakakalibrate ko. It's been, ito yung, siguro mga, ito dalawang taon naman to. At saka bihira rin naman ako mag-pH. Pag nag-experiment lang ako ng mga ibang methods. Ayan. Blue. Ito yung ano, ayan yung pH 10. So basic ito. Tapos ito yung isa. Ayan. Tapos, ito. Ito, nagka-problema to. Nabasa ako, natanggal yung label. Pero ito yung, neutral. Ito yung neutral na buffer. Kaya kulay yellow. Kung mapansin nyo, konti na lang kasi natapong ko to. Yan, isang problema. So, mahal pa naman to. So, mag-ingat kayo sa mga calibration solution nyo. Or better yet, huwag na kayo mag-ganito. Mag-snap solution na lang kayo nang mapadali ang buhay nyo. Ayan. Okay. So, kung magka-calibrate kayo, ang tawag dito, 3-point calibration. So, gagamitin mo muna yung sa mataas. Alam ko, hindi ko sure pala yung order. Aalamin ko pa. Kaya nga ayoko mag-demo kasi hindi ako sure. Ayan, ito. Sukatin mo muna, i-calibrate mo using this, then i-calibrate mo using this, i-calibrate mo using this. Kailangan, ang mangyayari, magtatapat yung reading niya. So, pag sinabi mo siya dito, yun yung calibration. Ito kasi sure ka na 10 pH yung ano ito. pH yung ng buffer solution nito ay 10. So gagawin mo, sasawsaw mo yung sensor dun sa test solution, dun sa buffer solution. Tapos makikita mo yung reading nung ano mo, nung pH meter mo. Tapos saan mo siya ikakalibrate? Kapag hindi siya 10, pipihitin mo, meron kang pipihitin na dun sa mga yellow, kaya ayoko nung yellow na yun, talagang napakahirap gamitin. Lagi-lagi mo nung ikakalibrate, tapos napakahirap pang ikalibrate, may tutusok ka dun sa likod niya, may tutusok ka sa likod na screwdriver, tapos may pipihitin ka na adjustment knob. E samantalang yung mga ganito, madali lang. By press lang to. Kung gusto mo mag-calibrate, press mo tong cal, tapos may lalabas na reading. Sausaw mo ngayon yung ano, tapos makikita niya. Kapag hindi tama yung reading niya, press mo lang ulit yung cal. Tapos ayos na, calibrated na yung ano mo dun sa solution na yun. So, ganun. Ayoko masyadong mag-discuss ito kasi malilito lang kayo. Hindi nyo kailangan itong mga ito. Although sinasabi ng iba na kailangan, siguro sa ibang method kailangan, pero kung Snap Hydroponics, I'm telling you, hindi nyo po kailangan ito, itong mga mahal na equipment na ito. Kailangan nyo lang yung solution. Next, kung mag-hydroponics sa'yo, maybe you need this, yung mga ganyan, measuring spoons. Kasi, itong mga, yung mabibili nyo ng mga nutrient solutions, malimit gamit sa US, so ang measurement nila ay imperial, saka yung mga teaspoons, ayan. So, mas kung gusto nyo sunurin yung instructions, kailangan meron kayong measuring spoons. Itong ganito, nakita mo yung taas niya ganyan, di ba? Ganyan. Ito, pwede nyo i-DIY ito, naisip ko lang itong nakaraan. Na, ito kasi yung mga nasa mga dispenser ng soup. Yan, kasi ako nahihirapan ako magbuhos nitong mga to. Ibubuhos kong ganyan, matatapon, mahal-mahal nito. So ayaw ko nung ganun, naisip ko, lagyan ko ng ganitong spout para pag nagme-measure ako, bawa 1 teaspoon. So para tasahan ko lang dito yung ano, tapos pepras ako ng dahan-dahan. Hindi ko na kailangan itumbay yung lalagyan. So yan, kung gusto nyo kung makaisip kayo na mag-dynagrow in the future, pwede nyo gawin ito, maghahanap lang kayo ng ganyang spout galing sa mga sabon or ano. Yan, next, ito, kailangan nyo rin to, mechanical timer, kasi diba, patayin hindi dapat ang ilaw ninyo, patayin hindi yung ilaw ng grow tent ninyo, hindi naman pwede na araw-araw mag-alarm kayo para patayin na sa abuksan yung ilaw. So, ito yung kailangan nyo, ito yung electromechanical timer. Makakabili kayo nito sa Ace Hardware at sa ibang hardware stores, basta maghanap-hanap lang kayo doon. Meron ganito. How does this work? Pag nakasaksak siya sa outlet, meron siyang power. Ayan. Itong dial na to, nagalaw siya pag ganun, dun sa direction na pinapoint niya. Okay. So, andito yung current time. Bawa, kung anong oras na ngayon. Wala akong time. Okay, sorry. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko makita sa phone ko. Oh my God. Teka. Wala na si, eto ayoko dito sa Facebook Live at ang hirap spellingin. Okay, sorry. Ayan, pag sinaksak mo siya, iikot ito. Yan yung nagre-represent ng 24 hour na oras, di ba?
Ayan. So 24 hours yung time niya. Ganyan. So pag tumapat siya dito, yun yung nakatapat dito yung quarantine. Kumbawa, ang quarantine na yun palagi natin 9 o'clock may right? Hindi ko alam. So 9 a.m. Hindi mo siya pwedeng ipihit pabalik kasi naglalock siya. So kung 9 a.m. ngayon, yan, dyan mo siya ipoposisyon. So sasabay siya sa oras, di ba? Sasabay siya sa oras, iikot siya. So after 1 hour, 10 o'clock na. Okay? So yung mga nakatapat dito, ito yung indicator na ito yung quarantine. So ano itong mga switches na to? Switch to eh. Pwede mo i-press. Pwede mo siyang i-press. Yan. Itong particular na brand na to, kapag naka-press siya, kapag nakababa, ibig sabihin, bukas. Bukas yung unit. Ayan, kagaya niya. No? Bukas yung... Ibig sabihin, kapag may ilaw yan, may LED indicator. Pag bukas ito, dumi naman pala na kuko. Sorry. Ayan. Nag-guardian ako kanina. Kaya hindi ako paglinis. Ayan. Tapos, sasaksak. Ayun, kung ano may nakasaksak dito, magpo-provide siya ng power as long as nakailaw to. So, kapag ito as dito sa design ng itong electromechanical timer na to, pag nakababa siya, pag nakababa yung mga buttons, eh, yun yung ibig sabihin naka-on siya. Ang ito, apat yung buttons per hour, so 15 minutes each. So, yun yung interval. 15 minutes yung bawat press mo. So, kapag pin-rest ko tong isang to, ibig sabihin, for that 15 minutes, dito eh nagsusupply ng power yung ano, so yung ilaw. So ang ginagawa dito, meron kang mga hours na naka-on, merong hours na naka-off. Tapos habang umiikot siya, mag-on or off yung ilaw. So halimbawa kung naka-press ako dito from 20 anong alas 10 yun, 'di ba? Alas 10 ng gabi. From alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga, naka-on siya. Ayan, naka-on siya. Tapos kunyari, huwag nyo gagawin ito, baka masira yung electromechanical timer nyo. Pero okay lang ito na may spare ko. Pag pinihit nyo siya, bawa ganyan. Mamamatay siya dapat alas 11, di ba? Pipihit yung ganyan. Gumagalaw siya dahan-dahan eh. Ayan. Oops, sorry. Hindi siya nagtala. Bulitin natin. Kasi meron ditong ano eh. Merong force na switch dito eh. Ito na. Dapat mag-click siya eh. Nakaano nga siya. Ayan, kapag kita niyo yung eye, ibig sabihin, it doesn't matter kung ano yung setting dito. Ulitin natin. Kunyari, nasan tayo kanina? Kunyari, alas 10 na ngayon. Buhay yung ilaw natin. Tapos, yung pong timer, hindi pa ako nagbebenta nito. Maghanap po kayo sa Ace Hardware. I think, mga 250 or ano, basta, meron nyo sa Ace Hardware, around 200. Hindi pa ako nagbebenta nito. Wala naman po akong binebenta. Okay, hanapin nyo na lang po doon. Okay, okay, back to yung ano. So, ayan, kunyari alas 10 ngayon, tapos edi pumipigit siya. Ito yung parang override niya eh. Dapat, kita mo yung clock para ibig sabihin, it matters kung ano yung time dito. Kasi kung naka-on siya, always on ito. Ito yung always on. Pag kita mo yung clock, ibig sabihin timer mode siya. So, naka-on lang siya kapag ano. Kapag nandito ka sa mga on position, mga nakababa yung buttons. So, pag nag-hit ka, ayan, nag-click na siya, patay na. Patay na siya. So, iikot lang iikot yung electromechanical timer mo. Hanggang sa marating niya yung next na mag-click siya dito. Ayan, buhay na ulit siya. Ayan. Buhay na ulit siya. Kasi, from, di ba sabi natin, from alas 11 ng gabi hanggang, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng umaga, ay patay yung, buhay yung ilaw mo. So, ganun katagal. Okay, tama na yung electromechanical timer. Nalilito rin ako dyan. What else? Okay, let's try yung ano, yung demo. Kung paano mag-sew ng seats. Ay, sorry, marami na akong kalat dito. Okay. Okay, sewing seats. Ano yung kailangan nyo sa pag-sew ng seats? Wait. Ina-evacuate ko lang yung ibang mga gamit dito. Ah, ito, I forgot to mention. Ito pa, kung interesado kayo sa hydroponics, pwede nyo, ito, yung nire-recommend ng ano, marami. Ito yung kapag yung sinasabi yung mga hand-watered na hydroponics, na yung mano-mano mong didiligan ng nutrient solution yung halaman. Ito yung ginagamit ng mga nasa US na naghahalaman. Ito ay fabric pot. Poro siya. Yan. Ito 5 gallon to, kaya medyo malaki. Yan, 5 gallon of fabric pot. Ayan, natitiklop siya. Ganyan, so ganyan siya kalaki. Malaki-laki siya. Porous siya na... Bakit siya porous? Ang kanyang benefit... Excuse me, yung root pruning. Kasi nga porous to, lalabas dyan yung, ano, yung roots. Tapos pag when it comes into contact with air, mapuprune yun. Tapos, sa halip na mag-circle yung root mo, paikot-ikot sa pot, mapuprune siya doon, tapos mag-start siya mag-root sa ibang lugar. So, yun yung advantage ng
ng fabric pot as compared to yung mga regular na pots. Isa pa, nafo-fold siya na ganito at magaan. So, kailangan mong itabi after mo maghalaman. Yan, you can fold it. Washable, reusable. Anyway, alisin muna natin to. Ang mga to. Okay, sorry. Kailangan ko lang alisin to para meron ang place sa demo. Ito mga solutions. Okay. Ayan, sabi namin sa tinagal-tagal ko nag-i-indoor hydroponics sa mga test ko, nakaipon ako ng pagkaramirami mga nutrient solution dito. Okay, let's try snap hydroponics. Going back to snap hydroponics. Ayan po, pwede po kayong mag-usap tungkol sa mga ibang nutrient solution dito sa snap hydroponics growers. Inalis ko na po yung dating rule kasi nga napansin ko naman na yung mga users ay nagtatry ng ibang solution. Kung iniisip nyo po na masyado kong pinopromote yung snap hydroponics, normal lang naman po yung snap hydroponics growers po yung page. Yung po talaga yung purpose nung group. Pero we welcome din naman namin yung mga comments, yung mga comparison kagaya sa mga ganito. Kaya nga pinakilala ko sa inyo itong mga nutrient solution ninyo para makompare ninyo kung alin ba talaga yung beneficial, alin pa ba yung itatry ninyo. So, I'm telling you about snap hydroponics kasi nga, nung una ko siyang natry, satisfied na ako sa results. Tapos nung nagtry ako ng iba, hindi ko talaga magustuhan kasi nga masyadong matrabaho pa rin. Although, hydroponics in general is easier na magbungkal ka ng lupa, lalo pa siyang dumadali kapag snap hydroponics yung gamit mo. Okay? Okay. Sowing seeds. Ako, alam nyo po, hindi naman po rocket science yung paghalaman. Kahit po anong pagminsan, kailangan nyo talaga mag-experiment kung ano yung what will work for you, kung ano yung mga materials na available sa inyo. So, para sa akin laging available, tulad lagi kami nabili ng pagkain sa labas. Marami kami ganito. Microwavable tub. Bawal po kasi ang plastic dito sa bayan namin. So, kapag bibili ka ng mga lutong pagkain, dito nila nilalagay. It's either magbaon ka ng ganito or magbayad ka sa kanila para meron kang ganito. So, nakaipon na kami ng maraming ganito. Ang ginagamit ko siya ang panghalaman. So, ito yung germination tub na tinatawag ko dito. Microwavable tub lang siya. Nabubutasan mo ng ganyan. Ang pinambubutas ko ay yan. Soldering iron. Papainitin mo lang siya, tutusok mo niyan. Kung kayo po ay mahilig sa do it yourself at saka kung maghahalaman o hydroponics, maigi na rin na meron kayo nito kasi magbubutas po kayo ng mga ganito Yung mga para sa mga seeds ninyo. Yung nakita ko nga yung gamit ni na Doc, yung makakapal niya sa kanila, which is okay, maganda rin. Kasi itong mga to, nagdi-deteriorate ito kapag natatagalan. Siguro mga isang taon lang yung tinatagal niya na gagamitin mo siya. Pero okay pa rin naman kasi at least, napakinabango pa na isang taon yung sa halip na itatapo na. Okay, yan. Bakit may takip? Yung pong seeds, ang kailangan po niyan, moisture para mag-germinate. Kaya po, kaya ang ginagawa ko kapag medyo luma na yung seeds, tinatakpan ko para mag-hold ng mataas yung humidity sa loob ng chamber. Tapos mas madali siyang mag-germinate. Pero kapag naman nag-germinate na siya, pag nagpuputok na yung mga seeds, inaalis ko rin siya. Kasi masama kasing nakukulob din yung mga seeds kasi ang kalaban nila ay fungi. Yun yung mga ganun. Magdadump off yun kapag masyadong humid. Magdadump off yung mga seed nation. So pag nag-start na yung germination, parang kaya nyo lang tatakpan. Parang mataas yung moisture, ma-force na mag-germinate yung mga lumang seeds. Pero once nag-germinate na sila, nag-start na, yes, yun na to kasi baka lalaki magka-problema. O, yan. Kailangan may drainage holes. Imposible pong drainage holes kasi po nalulunod po ang halaman kapag babad sa tubig. Ay, nagsusumbong na yung mga anak ko. Anyways, paano nyo pipil yung tub? Magyan nyo lang ako o kaya rin mo kung makakaigit. Medyo basa pa itong co-core na to. Ito galing doon sa UPLB IPB. Kasama nung set na included doon sa training. So, ito, pinagdala ko ng, yan. Oops. Sana hindi ako masyado magkalat. Ito ay co-core. Co-core. Ewan kung anong tamang pronunciation. Pero basta co-pit para wala ng problema. Ayan. So, lalagyan nyo siya ng ganyan. Gaano karaming ilalagay ninyo? Ako, yung something that works for you. Sa akin, ganito yung style yung ginagawa ko. Ganyan. So, medyo basa siya. Ginagawa ko usually half or a third nitong lalagyan na to. Ganyan. O yan, okay na yan. Medyo ipapak mo lang ng konti, ipa-flatten mo para maganda yung
yung surface ng coco coir. Ayan. Okay. Yung iba, actually ako, hindi, sige, yung iba muna. Ang sinasuggest ni Doc, i-sterilize nyo yung coco coir. Lalo na kapag hindi galing, yung mga galing mismo sa, yung mga nakasaks lang, yung loose kagaya nito, nakasaks lang. Ibig sabihin, process na sila, pero hindi sterilized. So, para safe kayo, para hindi tamaan ng sakit yung mga seedlings nyo, ginagawa ng iba, niluluto. Ang sinasuggest ni Doc, lulutuin mo to, ipapakuluan mo for 30 minutes. Hindi pwedeng 15 minutes lang, dapat daw 30 minutes para ma-sterilize siya. Ako, ang ginagawa ko, lalo na kapag nagpapatubo ko nun sa mga cactus, ang pag-sterilize ko, kapag ganito yung lalagyan ko, di ba basa siya? Basa siyang ganyan. So, may water yan. Soaking wet. Tapos, nilalagay ko lang sa microwave. Lowest setting, tapos 10 minutes. Maluluto na yun. Lahat na nung, kasi microwave yun, kasi maluluto talaga kung ano man yun nandun, as long as mayroong water. Magiging sobrang init nun. So, yun yung way kong pang-sterilize. Kapag ganito lang kalaki, basain mo siya, lagay mo sa microwave, lowest setting, 10 minutes. Bantayan nyo lang po para kung ano ko, baka kung sakaling kung ano mangyari. Pero ganyan ginagawa ko, tatambay lang ako sa malapit sa microwave. Parang ganun. And then, kapag nilabas nyo yung sa microwave, mainit, palamigin nyo muna. Kahit overnight, natakpan nyo para siguradong hindi mapasok ng ano, ng mikrobyo. Okay. Yan, after mong ilagay, lalagay mo yung seeds mo. Ay nako, ito pala, mahirap ito. Hindi ko pa na-open yung packet. Okay, yung seeds nyo, kung marami yung packet ng seeds, ang pinaka-effective na paraan, airtight. Actually, sa akin nga, hindi airtight eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ginagamit ko lang kung ano yung available. Microwavable tub din to. Pero kung makakakuha kayo, airtight na lalagyan para sa mga seeds. Kasi dapat, ayun, isa pa, ilalagay nyo sa ref. Sa chiller lang, wag dun sa freezer, titigas yung mga seeds ninyo. So, para mag, bakit ilalagay sa ref at abat nilalagay dito, para po hindi sila mapasok ng moisture. Kasi kapag napasok ng moisture yan, baka hindi na viable yung ano nyo, yung seeds nyo. Okay, about yung viability or yung germination rate. Ayan, tingnan nyo po yung packet ng seeds. Ito, luma na to. Ito pa po yung isa sa kaunahan na, yan yung isa sa kaunahan na seed packet na binili ko na mag-start ako mag-hydroponics. Noong 2016. Ayan. Ayan, may sow by date po siya. Ito, meaning hindi na po ito pwede. Pero actually, pwede pa siya. Yung sinasabi lang, binawarningan lang po kayo ng Ramgo na mas maganda na itanim nyo ito ay ipunlanin nyo ay before December 2017. Pero ginagamit ko pa rin po ito, nag-germinate pa rin po ito kahit lampas na yan ng ilang buwan. Okay? So, yun, makikita nyo dito, ayan, yung merong approximate count ko, ilang seeds. So, kung gusto nyo yung, if you want to do the math, pwede nyo maita dyan. So, tapos, ayan, germination rate, ayan, sabi nila 85%. So, yung meaning, kung mag-plant kayo ng 100 seeds, malamang 85 seedlings lang yung makuha nyo dun. So, you need to take into account the germination rate. Okay, hindi naman yun yung seeds. Ito, sinasabing iceberg lettuce. To tell you the truth, hindi pa po ako nakapag-germinate nito kasi lagi mainit dito sa ano namin. Or, I don't know, hindi ko lang kung anong problema. Yan. So, I'll be honest, hindi pa ako nakapag-germinate ng iceberg lettuce. And expired na rin siya. And actually, hindi expired lang basta ng sow-by date. So, I'll try kung paano ko mapapag-germinate ito. Ang nababasa ko, dapat malamig. So, pero wala na akong time eh. Okay, next. Hindi ito yung hinanap ko. Nagtanim ako ng melon, kaya lang hindi ko tinuloy. Carrots, na-try na natin ito dati. Yung pong nilagay ko sa milk cartons na carrots, okay naman siya, may na-harvest ako, pero hindi ideal, maliliit yung results, pero may harvest pa rin ako. Yung pechay, ito yung mga nakikita nyo, yung pong nakikita nyo mga pechay as mustasa doon sa mga pictures ko, ito po ay galing sa seed packets na to. Ito medyo bago pa to eh. Pero actually, lampas na sow by date. Pero I'm confident na pwede pa to. Nasaan na ba yun? Meron. Alam ko meron akong kale dito eh. Napakita ko na nga rin ito. Bunching onions. Tomato. Ito yung bala ko. Ito yung native na tomato. Natawag yung native na tomato. Ayan. Try ko ito na yun. East-west seeds. Sili. Ito yung mga sili ko dyan sa labas. Siling haba. Ito po. Kung mga hydroponics nyo ito. Naku po. Napaka money maker nito.
hindi ko lang talaga, wala lang talaga akong time na gawin. Kasi magtanim ko na ito, tapos dire-diretso yung pamumuhay. Eh, magkano yung ceiling panigang? Nagtanim nga ako nito sa lupa, tapos hindi na kami nakuha ng ceiling panigang. Yung mga kapitbahay, dito na nakuha. Hindi na kailangan ceiling panigang. Ayos to, ayos ng ceiling panigang. Cucumber, ito yung lagi kong tinatanim. Kapag maganda yung panahon, ito, nakakailang harvest ako dyan. Ito nyo naman doon sa videos ko before na madali lang itong cucumber. Okra, I don't know kung pwede ito sa hydroponics, hindi ko pa na-try. Ito yung sinasabi nilang kale. Hindi pa ako nakakain nito, hindi pa ako nakakita ng halaman. So, hindi ko rin alam kung ano yung tsura ng seeds nito. Anyway. Okay, try natin i-open. Dapat meron akong gunting dito eh, pero nalimutan ko. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng seeds nito eh. Try natin. Sorry kung shaky, binubuksan ko yung seed packet. Seed packet. Ayan, nakakainis nga kasi gusto ko magkakapareho yung kulay. Pero ito yung bagong packet ng Ramgo. Kulay white na siya. Tignan natin kung ano yung tsura ng buto ng kale. Hindi ko rin alam ito eh. Ayun, yeah. There we go. Aba, lugi ka pala dito. Ang unti. Ilan lang to? Ito ay, mahal nga yata talaga ang kale kasi sa buto pa lang, lugi ka na. Akala ko parang petchay ito. Look, akala ko parang petchay na marami. Ganyan lang, ₱50 itong seed packet na to. $49.75 sa Ace Hardware po, ayan. Kale. Ayan, sabi nila ay most nutrient dense food. Kasi mahal daw ito eh. So, ang gusto niya. Alam ko meron na nag-grow ng kale dito sa Snap Hydroponics Growers, pero this is the first time na I'll try. Okay, so malalaki ito. Siguro maganda, isa-isahin ko yung, siguro maganda, isa-isahin ko yung pag, pero yung normal na lang. So, ito yung one-handed na attempt. Bubudbudin nyo lang po, hindi naman po parang do your best na hiwa-hiwalay sila. Bubudbud nyo lang ganyan. Hindi nyo po yan kailangan ibaon, budbud nyo lang. Lahat na natin kasi para sigurado, para tingnan natin kung ano yung, kung ilan yung mag-germinate. Kasi konti lang naman siya eh. Let's try. Pag may nagsobra, di gagawa tayo maraming Snap Hydroponics box. Ayan. Huwag po kayong maano yung pong kulay. Hindi po normally matungkad ng kulay ng mga seeds. Usually po yan brown or black. Kaya lang po yan may kulay kasi po ito ay treated with pesticides. Hindi nyo po pwedeng kainin. Kagaya nung yung pong mga seeds ng halimbawa ng pipino, kung makikita nyo po kulay red po yun. Treated po kasi sila ng pesticide tuloy. Fungicide. Para hindi kapitan ng fungi yung mga seeds ninyo. So kaya siya kulay green. Hindi po siya normally kulay green. Gawa lang po yan ng fungicide. So ganyan, after nyo yung maibudbod, next, kailangan yung diligan. Diligan nyo lang. Itong, for this case, hindi ko na ito tatakpan kasi alam ko na fresh yung seeds eh. Ang, andito, sa likod na yung label nila. Ayan, ito. Ayan. So by 19. So kaka-manufacture lang nito. 12 December 2019. So bago pa lang to. So I'm confident na mabilis lang to mag-germinate. So didilagay niyo lang dahan-dahan eh, hindi ko magawa basta dahan-dahan lang para hindi sila masyado ma-disturb. Ayun. Actually, ang ginagawa ng iba, ang ginagawa ko, pwede niyo basahin niyo muna yung tub. Basahin niyo muna yung tub tapos saka niyo idilig yung ano. Kahit ano-ano pa man, basta mahalaga may moisture yung seedlings. Yung seeds. Ayun. Palagi ko sa dahil bago yung seeds, mga siguro kahit bukas meron na tong mag-start na tong signs ng germination. Medyo kumpul-kumpul kasi 100. Kung mas mapapaganda niya yung pag-distribute ng seeds, mas maganda. Kasi kung dikit-dikit sila, kagaya ng isang kumpul na yun, baka pag bubunutin ko na yun para repat, ay mahirap silang paghiwa-hiwalay yun, magbubulbul yung roots. So, yan. Hindi naman siya problema, pero may hirapan lang kayo. So, as much as possible, spread it out kung meron kayong time. Water until it's fully soaked. Marami mag-absorb ng water yung co-occur. So, buhos lang kayo ng buhos hanggang makita nyo na may natulo na sa ilalim. Meron na ba ito? Kung meron na, okay na yan. Yan. It's done. Tapos, kung medyo luma yung seeds nyo, nahihirapan kayo magpa-germinate, I suggest, lagyan nyo ng takip para mataas yung humidity sa loob, mas mataas yung chance na mag-germinate sila. So, gagawin nyo lang dito, lagyan nyo lang sa lilim, or sa ano, basta hindi direct sunlight kasi susunugin nyo naman agad yung seedlings sa araw. So, ang ginagawa ko dito, kasi ayaw ko nga nasa labas sila at marami mga salbaheng hayop dito, lalo na yung bawa,
langgam, dadalhin niya na langgam pag minsan o kaya kung ano mang hayop. Ginagawa ko dito indoors na lang, tapos nilalagay ko sa ilaw. Gaya ito, nilalagay ko dito sa, ito yung ginagamit ko na, yan, ilaw lang yan. Yan yung ginagamit ko pang picture ng mga, sa product photography. Ginagamit ko rin na pang ilaw sa mga seedlings. Ayoko na ilagay doon kasi mababasa lang. Okay, well, that's it. Tapos, hintayin na lang natin na siguro mag-provide ako ng video bukas. Pakita ko na nag-germinate na sila. Tapos, in a few days, okay na yan. Kita natin kung kailan natin pwede siya matransfer. So, next time na lang, pag nag-germinate na, kapag nagkita na natin yung first true leaf nila, saka natin itatransfer. Ang gagawin ko, para mas maganda yung experiment natin, para meron tayong baseline comparison. Excuse me. Lalagyan ko na isang box dun sa nursery ko dun. Okay, sorry. Sorry for the interruption. Okay, yan. Yun na lang. Mayroong tumatawag sa akin. So, I need to end it here. So, next time, i-discuss, ipakita ko na lang sa inyo kung paano siya i-set up dito. Maglalagay din ako ng setup doon sa labas para meron tayong comparison na kung ano yung pagkakaiba kapag indoor mo ginrow, ano yung gastos na makukuha mo, sa kung meron bang cost benefit yung paggamit mo ng indoor grow lights para magpalaki nito, or yung sa labas kung maganda ba yung kapag nandun sa sunlight lang doon sa nursery. Okay, that's all about hydroponics for now. Yung germination ng seeds, yun yung kaunahang step. Kapag nakapagpa-germinate na kayo, yun yung first time nyo na makapagpa-germinate. Congratulations. Okay, see you. Thank you. Bye-bye.